So, isang magandang araw mga kanukis. So, welcome na naman sa panibagong video at panibagong kaalaman dito sa ating channel. So, ngayong araw, isishare ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung shipping box natin sa ating mga manok. Kasi alam ko marami na tayong na-prepare na mga alaga para sa next na breeding season at saka may mga pambenta na tayo. So, ngayong araw, ang mga materials natin na gagamitin is kailangan meron kang cutter or gunting or glue or minsan ginagamit ko mga kanukis yung stick glue, gamit yung glue gun at saka may pentel pen ako at scotch tape. So ngayong araw isishare ko sa inyo itong ginagawa ko. So disclaimer, I'm not an expert, I'm not an artist also, pero ginagawa ko ito para mas makatipid tayo mga kanukis. Kasi pag bibili ka ng bayong, it will cost you 30 to 35 pesos per bayong, depende sa size. At saka if ano naman yung bibili ka ng box, so nagtry akong bumili ng box yung sa Agribet Supply is it will cost you 200 to 300 pesos also yung may dalawang layers. So ngayong araw, ang gagamitin natin is itong karton na pwede kayong humingi sa mga tindahan, sa Resari store, sa mga mall, or sa mga bangketa na malapit sa inyo. At ito, nakuha ko ito sa mga tindahan dito sa aming bayan. So ituturo ko sa inyo, itong box na to, siguro kasya yung 10 at hanggang sa 15 na sisiw o kahit dalawang pair ng bantam. So, ano mga kanungkis, handa ka na? Sige. Ito, syempre, pag karton, may shape talaga yan na box. So, ayan. Unahin muna natin itong buntot. So, ayan. Lalagyan natin to ng scotch tape. Ayan. Iti-tape mo lang to dito mga kanungkis. Tape mo lang dyan para siguradong secure yung ilalim. So kahit mga 2 to 3 times mo yung i-tape. Yan, tape mo dyan. So secure na yung ilalim. So may box ka na. Ayan, so pwede mo yung lagyan na ng dahon ng saging dito o ano nga dahon para hindi ma-suffocate yung alaga natin ng mga manok at saka pwede mga papel. So ngayon, next, itong dalawang to, kailangan natin to ma-form ng triangle. So ma-form ng triangle, so kailangan nating mag-cut ng mga 1 inches dito. So ayan, mga 1 inches dito, kailangan natin ng pentel pen para may palatandaan tayo mga kanukis. Ayan, mga 1 inch. So, same layers sa per side. 1 inch, kakat natin dito. Tingnan nyo mga kanukis dito sa side. Ayan, 1 inch. 1 inch na naman dito sa kabila. At dito din. Saka dito din. Para fold lang natin ng konti. Yan. Fold nyo ganyan mga kanukis. Yung 1 inch na na-fold nyo, ay na-cut nyo, ifo-fold nyo siya palabas. Yan. Para magkakaroon ka ng V-shape. So magiging V-shape na yan siya mga kanukis. Tingnan nyo. Fold nyo din papaloob, papasok. Fold nyo papasok din. Para magkakaroon ng layers yan mga kanukis. Ayan. Ayan, magkakaroon ka na ng V-shape. Ayan. So, may V-shape ka na. So, pwede mong hilain yan mga kanukis. Ayan. So, naporma na yung V-shape. Ayan. So, itong dito naman mga kanukis,
Lalagyan natin yan ng line. Ito yung center. At saka dito, center. Yan. Kasi dito natin yan i-anchor. I-anchor natin yan dito. So dito naman, maglalagay ka ng V-shape ulit. So ayan, magdo-drawing ka ng V-shape. So dyan, tingnan nyo mga kanukis ha. Ayan, V-shape. Dito, V-shape din. Yan. V-shape yan para siya yung mag-a-anchor sa butas na ating gagawin dito. Ayan. So, itong line na ginawa natin, bubutasan na natin yan mga kanukis. Ayan, may butas na. So itong ginawa natin na V-shape dito, so ito yung magiging anchor niya papasok. So ayan, so magiging anchor na yan mga kanukis. So siya yung magsisilbing lock ng ating box. So ayan, so naka-lock na siya mga kanukis. At ito, pwede na rin itong i-cut ng pa-triangle. Ayan, triangle, para maganda naman yung style niya mga kanuki. So ayan, so same lang din yung gagawin natin dito. Kakat tayo ng V-shape dito. Ayan. May V-shape na tayo. Tsaka bubutasan din natin yung gitna. Ayan, may butas na. May butas na mga kanukis. Ipapasik na natin yung ano, V-shape na ginawa natin. Ayan. Tsaka cut lang natin yung gilid. Ayan. May box na tayo. Ayan na mga kanukis. So initially may box na tayo na nagawa. Ayan. So pwede nyong butasan dito. Dito, lagyan natin ng drawing. So, ayan. Butasan natin to dito para kanyang handle. Ayan, may handle na tayo dyan sa kabila din. Ayan, may handle na yung box atin mga kanukis. At saka sa handle na yan, pwede kayong mag-lock ng scotch tape. So, dito ko nilalock yung scotch tape mga kanukis. Ayan. So,
para hindi mabuksan ng sisiw o ng manok na nilalagay mo. At saka ito, nakita niyo yung kinat natin na bee, ayan. So, lalagyan ko din niya ng scotch tape. So, ayan, dito. So, lalagyan natin niya ng scotch tape. So, pwede mo yung lagyan ng scotch tape dyan. So, ayan. Nakalock na yung box natin. So, ang next natin na gagawin mga kanukis is lalagyan natin ang butas dito para makahinga naman yung ating mga alagang manok. So, ayan mga kanukis, bubutasan na natin yung ating box. So, depende sa inyo yun kung ilang butas ba ang ilalagay nyo. So, ako, tatlo yung ilalagay ko na butas. Ayan. So, sa mga bata, magpa-guide kayo sa parents nyo sa pagbutas ng mga karton o paggamit ng mga matutulis na bagay kagaya ng gunting at saka cutter para mag-guide kayo mga bata, lalo na sa mga mahihilig sa bantam. So, ayan. So, tapos na nating butasan yung ating box ng mga kanukis. At tapos na din tayong gumawa ng box ng para sa sisiw. At ito, it will cost you 3 pesos lang siguro yung gastos mo sa isang box na ganito. So, nalagyan ko na ng native kanuki. So, pwede mong lagyan dyan ng live chicken, yung contact number mo, at saka yung number ng padadalhan mo. So, that's it mga kanukis. Hope na nakatulong sa inyo itong DIY natin na shipping box para sa ating mga alagang manok. So, kanina, may ginawa din ako na isang malaking box para sa ating shamo. So, ito, para sa mga malalaki na mga manok. So, same procedure lang din mga kanukis. So, ayan. So, malaki siya. So, pwede yung shamo natin, basilan. At, same procedure lang din. So, nag-cut ako ng V, nilagyan ko ng handle, at saka yung butas dito. So, ilalagay ko yan. Ilalagay ko dito. So, ayan. May shipping box na tayo mga kanukis. So, that's it for today's video. Hope may natutunan kayo. And have a blessed weekend everyone. This is your native kanuki saying, an educated farmer is a successful farmer. Happy farming everyone. Peace, love, signing out for now. Bye-bye.